Umano'y mastermind sa pagpapasabog sa Mindanao State University sa Marawi City noong Disyembre. Patay sa operasyon. AFP Chief of Staff General Romeo Broner nanawagan sa iba pang terorista na sumuko na. Wala namang kaduda-duda. Ang kinatatayuan nating lupang ito ay lupa at pag-aari ng Pilipinas. The fact na nandito ang COMELEC, nagpaparehistro tayo ng ating mga kababayan, mga Pilipino, nangangahulugan Pilipinas ito. Yan po, wala na pong kaduda-duda. Ceremonial kick-off ng voters registration sa Kalayaan Island ngayong araw, pagpapakita ng karapatan ng Pilipinas sa teritoryo ayon sa COMELEC. So inikot po natin ang mga areas sa Masara, Barangay Masaras and the nearby barangays, and we have really accounted or noted a lot of active landslides. So ito lang po ay sinasabi na hindi lang dyan sa Masara yung may ganitong condition. No build zone, matagal nang inirekomenda sa Barangay Masara ayon sa Mines and Geosciences Bureau. Imbestigasyon kung bakit hindi ito na ipatupad, nagsimula na. Dalawang Israeli hostages na rescue sa raid sa Rafah. Senate, wagi sa must-win game versus NHA Home Masters. Pasok na sa quarterfinals. AFP Cavaliers nakabalik sa second spot matapos talunin ang GSIS Furies. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Nasawi sa military operations ang sinasabing mastermind sa pambobomba sa Mindanao State University, Marawi City noong Disyembre. Nanawagan din si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Broner Jr. sa iba pang miyembro ng grupo na sumuko na lang kaysa matulad sa mga napatay na kasamahan. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Patay sa operasyon sa Llano del Sur ang itinuturong utak sa pagpapasabog sa Mindanao State University, Marawi City noong Disyembre. Kinilala ito ng Armed Forces of the Philippines na si Kadapi Membesa alias Engineer. Sa inilabas sa pahayag ng AFP, sinabi nito na si Membesa ay isa ring amir o leader ng Dawla Islamiya Maute Group. Na-recover sa operasyon ang siyam na high-powered guns, isang bandolier, apat na Baofeng radios at isang smartphone. Base sa pahayag ng isa sa mga sumukong terorista na si Katab, positibo nitong kinilala bilang mastermind sa pagsabog ang nasawing si Membesa. Sa isang mensahe, pinuri ni AFP Chief of Staff General Romeo Broner ang mga sundalo sa matagumpay na operasyon laban sa mga suspect sa madugong pagsabog noong Disyembre na ikinamatay ng apat na individual. Nanawagan din ito sa mga natitira pang miyembro ng grupo na sumuko na. Ayon kay General Broner, walang humpay ang pagtugis ng mga sundalo sa mga naghahasik ng gulo. Kaya mas mainam kung kusa ng susuko ang mga ito kaysa matulad sa sinapit ng mga namatay na kasamahan. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga sugatang sundalo na may mahalagang papel sa operasyon laban sa Dawla Islamiya Maute Group o DIMG. Apat sa mga ito ay pinagkalooban ng medalya ni PBBM. Binigyan din ni Pangulong Marcos ang 12 sugatang sundalo ng Special Financial Assistance. Ang mga sundalong ito ang sumagupa sa DIMG na sangkot sa pambobomba sa Mindanao State University noong nakaraang taon. Bilyong pisong halaga ng pamumuhunan ang nagkaroon na ng katuparan na mula sa foreign trips ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kabila nito, ayon sa isang ekonomista, maaaring maapektuhan ang kumpiyansa ng mga investor at negosyante sa Pilipinas dahil sa mga isyong politikal kabilang na ang pagusulong ng paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Kasama yun sa predictability, certainty, yung siguradong kikita sila at mamamanage nila yung resulta. Tsaka yung operation sila, walang disruption din, no?
sakasakali. Isa sa mga ikinokonsidera ng mga negosyante o investors ang estadong politikal o mga nagbabagong polisiya sa bansa. Kaya naman ayon kay RCBC Chief Economist Michael Ricafort, ang paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas ay maaaring makaapekto sa kumpiyansa ng mga mamumuhunan sa Pilipinas. Kung sakaling matuloy ang secession, magkakaroon ng sariling gobyerno ang Mindanao. Kakibat nito ang sariling batas o polisiyang maaaring makaapekto sa mga nagnenegosyo. Kumbaga, yun yung nasa saligang batas. Kung Pilipinas yung approach. No? So, ganun din yung mga investor when it comes to assessing the country na intact yun. Pati yung, syempre, yung mga mamumuhunan. No? Walang disruption, walang uncertainty. Yun ang importante sa kanila. At papatuloy silang kikita. Pero sa ngayon, ayon kay Ricafort, batay na rin sa mga lumalabas na datos, nananatili ang malaking tiwala ng mga mamumuhunan at negosyante sa Pilipinas. Batay sa panibagong ulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas, umakyat sa $1 billion ang foreign direct investment noong November 2023, mas mataas ng 27.8% kumpara sa Nobyembre 2022. More than $1 billion, medyo relatively malaki yung bihira kasi na lalagpas sa $1 billion sa loob ng isang buwan yung foreign direct investment. No? Kasi maganda naman yung fundamentals ng bansa natin. Sa datos naman ng Department of Trade and Industry, $14 billion na ng investment na nakuha ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa foreign trips ang naisakatuparan na. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Iginiit ng mga kongresista na hindi sila pwedeng manahimik sa usapin ng pag-amyenda sa ilang economic provisions ng saligang batas. Anila, susundin nila ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ugnay ng charter change at umapila sa counterparts nila sa Senado ng napapanahong pagpasa sa Resolution of Both Houses No. 6 o RBA 6. Ito ang balita ni Roz Zalicos. Ang kailangan po natin sa ngayon, healthy and democratic debate. So, hindi po tayo pwedeng manahimik dahil napaka-importante po ng problema ang hinaharap natin. Hindi kami pwedeng manahimik sa issue ng pag-amyenda sa saligang batas. Ito ang sagot ni Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo, Vice Chairperson ng House Committee on Appropriations, sa wish ni Senator Nancy Binay na tumigil na ang House of Representatives sa umani parliamentary bullying. Ayon sa senadora, naging matindi ang pag-atake ng Kamara sa Senado sa mga nakalipas na araw at tinawag niya itong parliamentary bullying. Nagkaroon ng tensyon sa relasyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Bunsod ng kontrobersyal na People's Initiative campaign. Lumawig ito dahil sa palitan ng sagot ng mga miyembro nito. Itinanggi naman ni House Deputy Speaker Quezon 2nd District Representative David J.J. Suarez ang paratang sa mga kongresista. Wala namang bullying na nangyayari. I think what the Senate is seeing is that the House is more vocal when it comes to national issues. Para naman sa mga Solon, dapat itaas na ang antas ng diskusyon matapos magsalita si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at igiit na ang planong pag-amyenda sa saligang batas ay limitado lamang sa economic provisions nito. Kaakibat nito ang muling panawagan ng mga kongresista sa Senado na mabilis na ipasa ang Resolution of Both Houses No. 6 na layong amyendahan ng ilang economic provisions ng saligang batas. Mahalin natin yung bansang Pilipinas, bilisan nila yung pagpapapasa ng RBH 6 para magawa na namin sa House yung trabaho natin at maayos na natin itong saligang batas. We're going through a more constructive process in the relationship between the House and the Senate. But syempre may mga komplikasyon po dyan dahil nga po kung syempre hindi rin mawawala na baka masyadong patagalin o masayang yung panahon. Para sa amin, we need to act now, all the time. Pagdating sa charter change, dahil napakakaunting oras ang natitira, it is ripe. Meaning to say, nandiyan ang problemang malaki, kailangan natin tugunan. Ripe for action. But number two, we have to do it now. Why? Kasi bukas, dadating na ang budget, mauubusan na kami ng panahon.
Samantala, wala na rin anilang dahilan para ipagpatuloy pa ang pagdinig ng Senado sa kontrobersyal na People's Initiative campaign, lalo na't sinuspindi na ng Commission on Elections ang proceedings kaugnay ng kampanya. Absolutely. I follow the hearings for the two hearings that they've had. And wala po silang napatunayan na merong nakatanggap ng pera o di umano sa kapalit ng kanilang pirma. Siguro dapat doon nakafocus ang lahat ng mga energy, resources at kakayahan natin para masiguro natin na may pasakagad natin yung economic provisions sa ligang batas sa madaling panahon. In effect, I think we're shelving PI. That should be clear to them because that is the instruction of the President. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpatuloy kanina ang pagdinig ng Senado sa Resolution of Both Houses No. 6 na naglalayong amyendahan ang economic provisions ng saligang batas. Dito sinabi ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na tila kulang sa pag-unawa ang mga national leader kaugnay sa mga batas patungkol sa foreign ownership. Sinabi ni Carpio na kahit walang pag-amyenda sa charter ay nakapagpasa na ng ilang mga batas upang buksan ang ekonomiya sa 100% ng pagmamay-ari ng mga dayuhan. Partikular na ang kamakailang binagong Public Services Act, Retail Trade Liberalization Act. Sa kabila ng pagtanggi ng security forces na may namumuong destabilisasyon laban sa kasalukuyang administrasyon, muli namang nanawagan ng pagkakaisa at pag-iwas sa politika ang pamunuan ng pambansang pulisya. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., bumabagsak ang isang estado kapag namulitika na ang mga miyembro ng security forces. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Ang number one na nagdi-dysfunction yan pag nagiging politicized na ang security force, diyan nagumpisa ang breakdown or failed states. Pinarangalan ng medalya ng kasanayan ng Philippine National Police ang 20 tauhan nito na naging bahagi ng peacekeeping forces sa Juba, South Sudan mula November 17, 2022 hanggang December 22, 2023. Ang PNP contingent ay binubuo ng 13 babae at 7 lalaki na may ranggong Police Master Sergeant hanggang Police Lieutenant Colonel. Bahagi na naging trabaho ng mga pulis sa Sudan ay ang pagiging planning officer, Gender and Children Protection Officer, Crime Analysis Officer, Logistics and Transport Officer, Administrative Officer, Technical Assistance to the Local. Nagbigay din ng workshop sa Crime Management at Human Rights and Humanitarian Law. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., hindi madali ang trabaho ng peacekeepers dahil sa kinakaharap nilang panganib. Maging siya aniya ay naranasan ito noong ma-deploy siya sa Haiti taong 2005 hanggang 2007 at 2008 hanggang 2009. I had experience also of being surrounded by mob. Tapos yung sasakyan namin, pinagbabato. Lahat ng bintana, back, front, side, thrown with head size na mga bato. And seemingly, parang may mga experience ba dyan na sinusunog yung sasakyan. Sa kanyang mensahe sa mga pulis, ibinahagi din ni Chief PNP ang kanyang mga nabasa kaugnay sa pagbagsak ng isang estado. Kaya naman, muli nitong panawagan sa mga pulis, iwasan ang politika, magkaisa at paghusayin ang trabaho para pagtiwalaan ng publiko. Sana lahat tayo magkakaisa, tuloy-tuloy natin na attain or let's aim for the 100% trust. At yung mga ayaw pang maniwala or ayaw tumulong, sana magbisip-isip ng konti para sa ating bayan. Bukod kay Chief PNP, na-deploy din sa Liberia, East Timor, Kosovo, ang iba pang opisyal ng PNP kabilang sina DPCR Director, Police Major General Edgar Alan Ukubo, Directorate for Operations, Police Major General Leo Francisco, at Directorate for Controllership, Police Major General Romel Marbil. Leia
Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bago pa man mangyari ang landslide sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro nitong February 6, matagal na umanong may no-build zone recommendation sa lugar. Dahil dito, iniimbestigahan ngayon ng mga otoridad kung bakit pinayagan pa rin pagtayuan ng mga istruktura at mga bahay ang pinangyarihan ng landslide. Ito ang balita ni Lucille Lloren. So inikot po natin ang mga areas sa Masara, Barangay Masaras and the nearby barangays, and we have really accounted or noted a lot of active landslides. So ito lang po ay sinasabi na hindi lang dyan sa Masara yung may ganitong kondisyon. Maraming mga lugar sa Davao de Oro ang highly susceptible o malaki ang posibilidad na magkaroon ng landslide o pagguhon ng lupa. Isa na rito ang Barangay Masara sa Maco, Davao de Oro, kung saan naganap ang malawakang landslide sa probinsya noong nakaraang linggo. Paliwanag ng Mines and Geosciences Bureau Region 11, bukod sa matarik, malambot ang mga lupa sa lugar. Ang mga lupa kasi dyan is made up of volcanic clastics, no? So ito po yung mga bato dati na sa pagputok ng mga vulkan, and it is easily being weathered and eroded. The structure, when we say structure, we are talking about possible inferred fault lines or splays of the Philippine fault zone. So, matapos ang landslide sa Barangay Masara noong 2007 at 2008 na kumitil sa buhay ng hindi bababa sa 20 individual, inirekomenda na ng MGB na no-build zone o hindi na dapat pangtayuan ng anumang estruktura ang lugar. Gayunman, hindi ito na ipatupad. Masaklap na patunay nito ang mga biktima ng malawakang landslide sa barangay nitong nakaraang linggo. As of February 11, umakyat na si 54 ang death toll at may 63 pang nawawala, na sa bawat oras na dumadaan ay mas lumiliit ang tsansang mahukay pa ng buhay. Ayon kay Davao de Oro 2nd District Representative Ruel Peter Gonzaga, umuusad na ang imbestigasyon kung bakit hindi na ipatupad ang no-build zone sa lugar. Ngayon po, ongoing po yung investigation committee hearing, ayan, crisis committee, nagmamiti po sila, kinukuha po natin yung data from the MGB kung ano talagang history at ano po talaga yung directive nila sa lugar na yan. Ayon naman kay Davao de Oro Governor Dorothy Gonzaga, isa sa prioridad nila ngayon ay ang agad na mahanapan ng ibang lugar na malilipatan ang mga apektadong residente, lalo na ngayong hindi magamit ng mga estudyante ang mga paaralang ginagamit na evacuation center ng mga lumikas. Hihirapan lang po tayo talaga sa Maco kasi wala pang definite na recommendation ng MGB kung saan natin sila pwedeng ilipat. Lucille Lloren, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nailigtas ang dalawang Israeli hostages sa isang raid sa Rafah sa gitna ng marahas na airstrikes. Ayon sa tagapagsalita ng Israeli military, nasa maayos na kondisyon ang mga ito at agad dinala sa ospital upang sumailalim sa medical test. Sa kanya namang ex-post, sinabi ni Israeli Defense Minister Yoav Gallant na may tuturing na impressive ang rescue operations na nagresulta sa pagkakabawi kina Fernando Marman at Lois Har na kinidnap mula sa kibbutz near Itzak. Tiniyak din nito na patuloy ang mga hakbang upang maibalik ang mga dinukot sa anumang paraan. Inilipat muna ni Defense Secretary Lloyd Austin ang kanyang mga tungkulin sa kanyang deputy. Ito ay habang siya ay nasa ospital para magpagamot sa mga sintomas ng umano'y emergent bladder issue. Batay sa inilabas na pahayag ng Pentagon, pansamantalang aakuin ni Deputy Secretary of Defense Kathleen Hicks ang mga tungkulin ni Austin. Nabisuhan na rin ang Chairman of the Joint Chief of Staff, White House at U.S. Congress sa hakbang na ito. Samantala, itinanggi ng pamunuan ng pambansang pulisya na mayroong nangyayaring extrajudicial killings sa kampanya ng pamahalaan laban sa illegal na droga. Ay kay Philippine National Police Chief
Police General Benjamin Acorda Jr., walang direktiba sa mga pulis na patayin ang mga drug suspect. Sa halip, bili nila sa mga pulis ang paggalang sa karapatan ng bawat suspect. Ito ang balita ni Lea Ilagan. We don't do any extrajudicial killings and it's not our part of doctrine. Hindi bahagi ng doktrina ng Philippine National Police ang extrajudicial killings. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., bagamat masidhi ang pagnanais nila wakasan ang problemang ito, wala sa kanilang direktiba na sadyain ang pagpatay sa mga drug suspect. While we wanted that there will be aggressive operation, but we want it done honestly. When we want it done honestly, it goes with it also about the respect for human rights. Ang pahayag ni Chief PNP ay bunsod ng datos na inilabas ng Project Dahas ng UP Diliman, kung saan umabot na sa 28 ang napatay sa anti-illegal drugs ng pamahalaan nitong January pa lamang. Sa naturang bilang, 9 ang napatay sa operasyon ng mga pulis. Sinabi ni Chief PNP, nangyayari lamang ang patayan kapag ipinagtatanggol ng mga pulis ang kanilang sarili. With regards to the data as presented, we check with the data of the DIDM and indeed there are some operations that resulted to such death. Chinek natin yung nilagay nilang listahan and there are such incidents and as of now to our appreciation, these operations that resulted to some death is kumbaga the use of necessary force was doctrine was adopted. Meaning, even though it's not our wish talaga na may mamatay, but because of in the act of self-defense and other circumstances, such death resulted to this kind of operations. Dagdag ni Chief PNP, hindi nila kinukonsinte ang maling gawain ng mga pulis. Bilang patunay dito, ay handa nilang investigahan ang mga operatiba kung mayroong matibay na ebidensya ang Project Dahas. We don't condone extrajudicial killing and these allegations of Dahas, we welcome them if they have some facts or circumstances and witnesses that will say otherwise to the what was reported to our units on the ground. We welcome them because again, as I said, we want our operations to be aggressive but we want it done honestly and we respect the what we call the rights of our every individual na hinuhuli. Noong isang taon, naglabas na rin ang Project Dahas ng datos kung saan 342 ang namatay na drug suspect sa unang taon ng Marcos administration. Sa naturang bilang, 115 ang napatay na mga state agents. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binulabog ng bomb threat ang main office ng Department of Environment and Natural Resources sa Quezon City kanina. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nai-report sa kanila ang pagbabanta pasado alas 11 ng umaga. Kumalat umano sa mga kawani ng kagawaran ang impormasyon sa pamamagitan ng email. Agad pinalabas ang mga empleyado at sinuspindi na ang pasok sa naturang tanggapan ngayong araw. Muling nabuhay ang tsansa ng defending champion AFP Cavaliers na makuha ang automatic ticket sa semifinals ng UNTV Cup Season 10. Ito ay matapos nilang talunin ang GSIS Furies kahapon. Samantala, pasok na rin sa quarterfinals ang Senate Defenders matapos buwagin ang NHA Home Masters kahapon. Ito ang balita ni Bernard Daddies. Buhay
Binubuhay pa rin ang kampanya sa Liga ng Public Servants ng Senate Defenders. Ito ay matapos ang impresibo nilang panalo kontra sa powerhouse team ni Coach Bennett Palad na NHA Homemasters sa score na 91-81. Sumandig ang Defenders sa veterano na si Jeffrey Sanders na kumolekta ng 24 points, 6 rebounds at 2 assists at steals. Dahil sa panalo, nakaligtas na mapatalsik sa liga ang Senate at aabante na sa quarterfinals. Kahit naman natalo ang NHA, ay pasok pa rin sila sa next round. Yun nga, kagaya nung sinabi ko na dati na inconsistent kami sa games namin, especially sa down fourth ng 3 minutes. So sabi ko sa mga players na maglaro lang tayo, be positive. Tanggalin natin lahat ng negative thoughts natin. Ibalik natin yung dating sinado kung paano tayo maglaro. So yung preparation namin, well, ganun pa rin ginagawa namin. Sabi ko, we have to do extra effort, both defense and offense. Especially sa defense yun. So ang pinagandaan namin yung NHA, yung mga key players nila, yun talaga, double effort talaga. At sa second game, mas na naig ang pagiging veterano sa liga ng defending champion AFP Cavaliers laban sa GSIS Furies sa kanilang bakbakan kahapon sa Paco Arena sa Maynila. First quarter, liamado ang GSIS ng 6 points sa pangunguna ni Renny Boy Bansali na may 7 points para itala ang 12-18. Second frame, nakabwelta agad ang AFP nang magpalit ng second unit ang GSIS. Si Darwin Cordero ang tumimon sa Cavaliers with 8 points, kabilang ang dalawa beyond the arc. 36-34, naagaw na ng AFP ang abante matapos habulin ng 10 points na lamang ng GSIS. Third kanto, effective ang hustle plays ng AFP as they snatch 4 steals at napwersa nilang mag-commit ng 6 turnovers ang GSIS. Kaya naman kontrolado pa rin nila ang ball game, 60-49. Umakyat na sa double digit ang lamang ng Cavaliers. Last quarter, nakontrol naman ng Cavaliers ang rebound plus na-dominate din nila ang assist para di napayagan pang makabalik sa rhythm ang GSIS hanggang sa maubos na ang oras, 88-69. Panalo ang Cavaliers. Best player of the game si Boyet Bautista na kumamada ng 20 points, 4 mula sa 3-point area, 5 boards, 6 dimes at 3 steals. Dahil sa panalo, balik sa second spot sa standings ang AFP at nag-aabang na lang sa resulta ng laban ng DA Foodmasters at Ombudsman Grubbusters sa pagtatapos ng second round elimination sa February 14 para sa final tough 1 and 2 na automatic na aabante sa semifinals, habang ang number 3 hanggang 8 ay magtutuo sa quarterfinals. Ito nga, galing kami sa talo na nakaraan eh, kasi medyo may mga lapses kami sa depensa. Importante sa amin to kasi hinahabol namin yung second spot. At least kahit second spot para dun sa semis kung magkakaroon kami ng chance. Kaya more on na ginawa namin sa ensayo nila Coach Eugene, nila Coach Jeff, pinukusan namin yung mga kulang namin, especially dun sa transition defense, defense sa half court. Yun lang ang ginawa namin bago review lang kami ng mga plays. Sa kabila ng pagkatalo, pasok pa rin sa quarterfinals ang GSIS Furies. Samantalang eliminated na ang PNP Responders at Malacanang Team, OPPMS Trailblazers. Bernard Daddy's UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pinangunahan ng Commission on Elections Officials ngayong araw ang kick-off o pagsimula ng muling pagbubukas ng voter registration sa Bayan ng Kalayaan sa West Philippine Sea. Ayon sa COMELEC at Armed Forces of the Philippines, ang hakbang na ito ay patunay at pagpapakita ng ating karapatan sa lugar na kasama sa mga inaangkin ng China. Ito ang balita ni Dante Amento.
marapat lamang na ang COMELEC ay magpakita at magpatunay na kaya namin puntahan ang kahit saan parte ng ating bansa, maiparehistro lang ang ating mga kababayan. Nakakatuwa po sapagkat napakadami nagpaparehistro dito sa PAGASA. Hindi hadlang ang layo, ito ang pinatunayan ng Commission on Elections o COMELEC nang sadyain ang bayan ng Kalayaan sa West Philippine Sea ngayong araw. Mismong sina Chairman George Erwin Garcia at Commissioner Ernesto Ferdinand Maceda Jr. ang pumunta sa lugar para sa kick-off o opisyal na pagsisimula ng voter registration sa buong bansa ngayong araw, February 12 at tatagal hanggang September 30, 2024. May mahigit 500 rehistradong botante sa Kalayaan Municipality. Ito ang PAGASA Island na nasa loob ng munisipalidad ng Kalayaan na sinasabing puso ng West Philippine Sea. Mayroon lamang itong mahigit 1,000 mga residente pero sadyang pinuntahan ng mga tauhan ng Commission on Elections alang-alang sa ating mga kababayan na marehistro para sila ay makaboto. Mainit na sinalubong ng mga residente, mag-aaral at guro ang COMELEC sa kanilang pagdating. Sinaksihan ng komisyon ang pagpaparehistro ng ating mga kababayan. Ang ilan sa kanila ay galing pa ng ibang lugar at lumipat sa isla. Ang kanilang paniniwala, mahalaga ang kanilang bawat boto kaya sila nagparehistro. Transfer po, sir. Dito na po kasi kami. Andito po kasi mga anak ko nag-aaral. Kaya mister ko, andito na po lahat ng pamilya namin. Ang mahalaga po sa makaboto kasi po para maging tunay kong Pilipino. Magandaan nila sa lugar at nararamdaman nilang sila ay ligtas. May mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines o AFP, Philippine National Police o PNP, na nagbabantay kasama ang Philippine Coast Guard. Binigyan din naman ng COMELEC na patunay o simboliko ng kanilang pagpunta sa lugar na teritoryo ng Pilipinas ang Kalayaan Island. Ito ay may lokal na pamahalaan at mga halal na opisyal para paglingkuran ang kanilang mga nasasakupan. Wala namang kaduda-duda, ang kinatatayuan nating lupang ito ay lupa at pag-aari ng Pilipinas. The fact na nandito ang COMELEC, nagpaparehistro tayo ng ating mga kababayan, mga Pilipino, nangangahulugan Pilipinas ito. Sinabi pa ng Western Command ng AFP, magiging ligtas ang kabuuan ng voter registration sa lugar. Maging ang paninirahan ng ating mga kababayan dito ay kanilang pinangangalagaan. Binigyan din pa nito na ang Pilipinas ang may buong karapatan sa isla. Nakikisa po kami sa mga activities ng COMELEC dito sa PAGASA Island. Ito po ay pagpapatunay na ito po ay atin. Atin ang PAGASA, atin ang Kalayaan, West Philippine Sea. Atin po ito. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi nahirapan sa pagpila ang mga botanteng nagparehistro sa Quezon City sa unang araw ng resumption ng voter registration. Ayon sa mga registered voters, naging mabilis lamang ang proseso hanggang sa matapos nila ang pagpaparehistro. Ito ang balita ni JP Nunez. Mas mabilis ngayon kaysa dati. Nagsimula na ring magparehistro ang mga residente ng Quezon City para makaboto sa 2025 national at local elections. Isinagawa ang voter registration sa COMELEC office ng Quezon City sa Barangay Bago Bantay. Nakalaan ang bawat floor ng building sa kada distrito ng lungsod para maiwasan ang pagsisiksikan at kalituhan sa pagpila. Ayon sa ilang mga nagparehistro, naging mabilis ang proseso sa ngayon. Si Lourdes Compuesto na nagpa-transfer sa Quezon City mula sa Taytay Rizal, wala pa anyang isang oras ay natapos na siyang magparehistro. Pumila kami mga 11 yata, pero 11:15 nakaakyat kami, 11:30 tapos, bilis. Habang si Cristel Diniega naman, na first-timer mula sa Barangay Silangan, inaasahang aabutin ng hanggang hapon ang kanyang pagpaparehistro. Pero ayon sa kanya, hindi niya inaasahang kakaunti pa lang ang pipila ngayong araw na makakasabay niyang magparehistro. Opo, expectation namin po. Hanggang 2 p.m. po daw. Pero ano lang naman, mabilis lang naman. Kahit hanggang September pa ang voter registration, mas pinili na anila ni na Cristel at Lourdes na ngayon pa lang ay magparehistro na upang maiwasan ang siksikang pila kapag malapit na ang deadline. Masiksik na po yung pila. Kasi pag late ka na, baka mamaya tama rin nga na, di ba?
Nagpaskil na ng mga tarpaulin sa loob at labas ng COMELEC office sa Quezon City para makita ng mga magpaparehistro ang schedule at mga requirements na kailangan nilang dalhin. Batay sa datos ng COMELEC, noong 2022 national elections, aabot sa 1.4 million ang registered voters sa QC at inaasahang aabot din sa ganyan ang bilang ng mga magpaparehistro para naman sa 2025 midterm elections. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasilayan sa unang pagkakataon kahapon si King Charles III mula nang i-anunsyo ng Buckingham Palace ang pagkakaroon nito ng cancer. Kumaway pa sa mga tao ang hari habang patungo ito sa St. Mary Magdalene Church kasama si Queen Camilla. Lunes noong nakarang linggo nang ihayag ng palasyo ang cancer diagnosis ni King Charles. Wala nang ibinigay pang detalye sa uri ng sakit mayroon ito. Nanawagan si US President Joe Biden sa mga kumpanya na itigil ang shrinkflation, lalo na sa mga pagkain. Ang shrinkflation ay ang pagbabawas o pagpapalit sa size ng isang produkto habang nananatili ang halaga nito. Para sa American Chief Executive, isang uri ito ng panlilinlang sa mamimili. I've had enough of what they call shrinkflation. It's a rip-off. Give me a break. The American public is tired of being played for suckers. I'm calling on companies to put a stop to this. Let's make sure businesses do the right thing now. Patay sa road accident ang marathon world record holder na si Kelvin Kiptum. Nasawi ang 24 anyos na Kenyan athlete kasama ang kanyang coach na si Gervais Hakizamana. Si Kiptum ay may world record marathon time na 2 hour 35 seconds na itinakda sa Chicago Marathon noong Oktubre ng nakaraang taon at niratapikahan ng World Athletics ilang araw lang ang nakalipas. Tulong muna bago balita. Tatlong aksidente na kinasasangkutan ng mga motorsiklo ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue sa Nueva Ecija, Las Piñas City at Cagayan de Oro. Ito ang balita ni Leslie Widom. Nakaupo sa gilid ng kalsada at namimilipit sa sakit ang isang babae ng madatna ng UNTV News and Rescue Team sa Circumferential Road, Maharlika Highway, Cabanatuan City sa Nueva Ecija. Pamamaga ng kantuhod ang pangunahing idinadaing ng biktima na kinilalang si Vanessa Escultura, 22 anyos. Nagtamo naman ang gasgas sa kanang tuhod ang driver ng motorsiklo na si Jana Escultura, 40 anyos. Agad na nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue ang mga sugat na natamo ng mga biktima. Minonitor ang vital signs ng mga ito at agad ding dinala sa MV Gallego Memorial Hospital ang angkas na si Vanessa. Samantala, tumanggi namang magpagamot sa ospital ang driver ng motorsiklo na si Jana. Ayon sa driver, palabas sila ng isang convenience store nang mangyari ang insidente. Sabi kita, kasama ko, huwag kang maligot, liliko kami. Pagkaliko ko, tumayo siya, umahal siya na upo. Yun, tumumba lang kami. Naipit yung paa niya sa kanil. Naitukod ko yung paa ko sa motor. Nirespondihan din ng UNTV News and Rescue Team ang banggaan ng motorsiklo at SUV sa Doña Manuela Alabang Zapote Road, Las Piñas City. Minor injury mula sa aksidente ang tinamo ng driver ng motorsiklo na kinilalang si Lester Florida, 28 anyos. Pagkatapos lapatan ng pangunang lunas ay isinugod sa Perpetual Health Hospital ang biktima. Nakatanggap ang UNTV News and Rescue Team ng tawag mula sa CDRRMD kaugnay sa isang motorcycle accident sa Vamenta Boulevard, Carmen, Cagayan de Oro City. Kinilala ito na si Richery Dano, 16 years old.
Nagtamo ito ng hiwa sa kaliwang bahagi ng kanang noo, galos sa kaliwang tuhod at paa, at nagtamo din ng pasa sa kaliwang bewang. Ayon kay Richeri, papauwi na siya galing sa boulevard. Dumaan sila sa may intersection at ipinara sila ng enforcer, ngunit di huminto ang driver at tumama sa Center Island. Matapos malapatan ng pangunang lunas, ay dinala ito ng rescue team sa J.R. Borja General Hospital. Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nangangailangan ng sapat na panahon ang usapin sa charter change upang mapag-usapan at mapag-aralan ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri. Dagdag ni Senator Rosani Angara, hindi ito isang bagay na dapat madaliin, lalo na't pinakamahalaga o pinakamataas na batas sa bansa ang pinag-uusapan dito. Maganda rin anya itong napapakinggan ng ating mga kababayan upang magkaroon ang lahat ng kamalayan sa mga nangyayari. Ito ang balita ni Jed Neresina. Sa akin, maganda to para sa ating mga kababayan dahil naririnig nila yung mga argumento, makapag-isip din sila at sana magdebate din sila among themselves ano yung tama para sa atin. Para may collective, kumbaga ang pakay natin dito, may collective dialogue tayo within the whole country. Magandang may alam ang publiko. Ganito ang pahayag ni Senator Juan Edgardo Sani Angara kaugnay ng kasalukuyang pagdinig sa isinusulong na charter change. Aniya maganda ang pagkakaroon ng collective dialogue nang makapag-isip din ang publiko kaugnay sa naturang issue. Mahalaga rin na mapag-usapan ito ng mas detalyado at hindi lang sa politikal na probisyon iikot ang mga pagdinig. I think it's good to go through the exercise kasi first time ito na pag-uusapan na detalyado. Lagi yung usapin, nagfo-focus to, nagsisentro dun sa political na provision, yung dapat ba magkaroon ng parliamentary system. Hindi pa klaro ang pakay ng People's Initiative ayon kay Senator Angara. Ngunit makakabuti at di naman ito umano makakasakit sa ekonomiya ng bansa. Yung PI, hindi nakakatulong yun kasi hindi talaga klaro ano yung pakay ng PI. Diba? Ang pakay niya, parang two stages yan. Yung unang estado, iaayusin yung pagboto na house lang ang boboto. Pangalawang estado, walang may alam ano talaga yung babaguhin. Kaya tayo dito, walang risk ito, walang pinsala sa ekonomiya dahil ang pinag-uusapan ay palagay ko makakabuti, hindi makakasakit sa ekonomiya. Matapos ang ilang pagdinig, may ilang mga nakukumbinsi na rin sa Chacha. Ngunit ang iba ay mas tumitibay ang pagtutol dito. Ayon sa senador, ito talaga ang demokrasya kung saan walang pilitan at hindi nababayaran ang kung anumang posisyon ng isang tao sa issue. Palagay ko may nakukumbinsi, merong tumitigas din yung kanilang posisyon against. Tingin ko, kasi kita mo yung resource persons, iba-iba yung mga sinasabi. So talagang what we're seeing is ito talaga yung demokrasya. Kung hindi man ito matuloy, ay mayroon pa rin aniya itong mabuting na idulot sa bansa. Maaari itong balikan sa mga susunod na panahon, kaya sinisiguro na komprehensibo at magagaling ang mga kinukuhang resource person kaugnay ng issue. Kung di tayo nagtagumpay dito, hindi natin nakuha yung 18 boto, andyan yung records, di ba? So future generations can decide. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mahigit 100 atleta ang nakiisa sa kauna-unahang duathlon na ginanap sa KDR Adventure Camp sa Orani, Bataan kahapon. Gayunman, hindi lang mga kabataang atleta ang sumali dahil maging ilang senior citizen ay hindi rin nagpahuling sumabak sa karera. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Determinasyon at disiplina sa sarili. Ito ang mga katangiang dala-dala ng mga atleta
Sa tuwing sasabak sa isang kompetisyon, gumugugol din sila ng oras o panahon sa pag-eensayo upang ikondisyon ang sarili. Kailangan kasing may sapat na paghahanda ng pag-iisip at pangangatawan ng bawat kalahok na sasali sa karera. Kahit matatanda ay nakipagsabayan sa kauna-unahang duathlon dito sa KDR Adventure Camp, kung saan nasubok ang galing, bilis, tibay at katatagan ng pangangatawan ng bawat atleta. Run, bike, run again. Nasa 168 atleta ang sumaba sa isinagawang duathlon sa KDR Adventure Camp kahapon. May ilang first-timer at may batikan ding sumali sa palaro. Ayon kay KDRAC Duathlon Route Director Glenn Labong, ang mga rutang inihanda ay hindi lang para sa challenge. Maaari ring ma-enjoy ng mga beginner at mga batikang duathletes ang scenic view sa Adventure Camp. Ang ginawa natin doon sa ruta, ni-range natin siya para ma-enjoy ng beginners at para ma-enjoy ng mga talagang athlete at mga elite. Merong siyang challenge, pero at the same time, safe pa rin siya para sa mga beginners. Ang multi-sports kasi, sa experience ko, sa ilang mga naatinan ko, napakaganda ng community ng multi-sports kasi although, yun nga, nandun ang competition, yung talagang you race hard, pero meron pa rin enjoyment. Parang everyone is cheering for one another. Nag-race ka na, tumakbo ka na, nag-bike ka na. Itong KDR Adventure Camp, napaka-scenic, napaka-malapit na malapit ka sa nature. Nandiyan yung mga puno, may mga overlookings, tapos makikita pa ng mga participant yung course ng Titans. Ang ganda po niya, maganda yung pinapresent ng KDR Adventure Camp. May mga nakatalaga ring medical team sa ruta ng karera upang masiguro ang kaligtasan ng mga kalaho. We make sure talaga yung mga post natin dito is strategically or well-planned. Parang sa ganun, yung mga participants natin na mga kailangan ng attention medical or first aid management together with the KDR Adventure Camp clinic or medical team, may mga kasama tayong nurses dito. At the same time, meron tayong duty na doctor sa clinic natin. Siyempre, dito sa KDR Adventure Camp, makakasigurado kayo na 100% safe kayo dito because our top priority is their safety. Kaya mapabata o matanda ay hindi nag-alinlangan na makilaho. Challenging man, mayroon pa rin fun and excitement at hindi rin nakukompromiso ang kanilang kaligtasan. Ayon sa ilang kalahok mula sa 50 and above category, maganda sa katawan ang isinagawang duathlon. Nagdududa po dyan kung kaya lang hindi. Try nyo lang po sa mga edad na ganito, kaya pa pala. Yung ano lang po, yung kaya lang ng katawan mo. Kung sa bahay lang, wala po mo tayo sa adong ginagawa, kaya tulog lang. Hindi mo talong dito. Nakakalangap ng first air habang tumatakbo. Nag-relative breathing po tayo. Yung heart natin napapasukan ng maganda oxygen yung lungs. Unique at saka international standard po yung klase ng track na ginagamit po dito. Yung mga trail bike, saka yung running road. Ang galing po. Maganda po sa katawan. Napakasaya po, lalo na kung sa takbo, sa pagbibisikleta, maunahan mo po ang mas bata sa'yo. Nakaka-inspire po eh. In-enjoy ko na lang po yung laro. Hindi po hadlang yung edad. Sikapin po natin. Ito wala pong hadlang na para tayo tumigil sa pagbibisikleta. Bike po tayo. Masiglang katawan natin. Lumalakas tayo. Nakakaiwas pa tayo sa mga karamdaman. Totally safe na safe lahat. Lahat po ng intersection, mayroon po nag-guide para hindi po maligaw yung mga, lahat ng mga participants. Masyado ang challenge kasi ganun pala yung duathlon. May hirap pero may sarap naman. At saka safe po yung pinaglaruan kasi bawat kanto mayroon nagbabantay. Tapos sila, alerto sila na tumulong. Ano pa ba ang benepisyo na maaaring makuha sa pagsali sa duathlon at iba pang physical and outdoor activities? Ayon sa health expert, sa pagsasanay sa mga ganitong uri ng palaro ay may malaking benepisyo sa physical at mental na kalusugan ng isang tao. Good cardio, din kasi, no? Good cardio exercise din kasi, no? The race itself, hindi mo yung titingnan. Ang titingnan mo yung preparation, yung mismong training, no? Kasi kung meron silang regular training, at least let's say 3 or 4 times a week, no? Nag-easy run sila, no? Yung on their own pace, good for the heart yun. So yun yung beneficial para sa mga senior citizen na sumali dito sa ating duathlon. Dun sa mga bata-bata, syempre mas maraming benefits sa kanila, no? Lalo na kung meron silang tamang training, no?
kumbaga gumaganda yung endurance nila, no? Lalo na kung nag-strength training din sila, yun, yung stamina nila, yun. So, mas beneficial para sa mga bata. So, mas maganda, no, ma-encourage yung mga kabataan na mag-join agad, no, sa mga ganitong activities para habang bata pa, pagtandaan nila, mas ano sila, no, stronger. Dahil sa puspusang ensayo, napapaganda nito ang cardiovascular health, kung saan napapalakas ang puso at napapaganda ang daloy ng dugo na malaking tulong para mabawasan ang panganib ng heart disease. Bukod sa cardio, nakatutulong din ito sa weight management, muscle strength, at coordination and balance, lalo't multiple muscle groups ang gumagana rito. Nagsisilbi rin itong stress reliever, kaya may magandang epekto sa mental health. At hindi mawawala ang social benefits, dahil isa rin itong paraan para makakilala ng ibang tao at makabuo ng pagkakaibigan. Nakuha ni Jeric Angeles ang first place para sa elite category, habang si Joel Estrada Jr. naman sa overall winner sa age group categories. At si Maureen Tabliga, na natatanging babae sa elite women's category. Samantala, sa darating na March 17, 2024, ay abangan ang panibagong yugto ng Titans. Bagaman andyan ang kompetisyon, nananatili ang camaraderie at sportsmanship. Gladys Tawabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. At para po sa ating regular na shoutout sa ating po mga kausing araw po ng Lunes, magandang gabi at salamat po kina Ron Anidem, Umars Namugad, Menchi Gonzales, Pitandog, Maribel Nene at Moises Okana. Maraming salamat po sa inyong panonood. Gayun din po sa ating mga kasama dyan, mga kasambay natin sa San Luis, Batangas, kina Dante at Hanilet Doble. Gayun din po, happy Sabbath anniversary. Jo, ikaw ba yan, Jo? Nag-shoot sa kanya kahapon sa Duatlon. Yan, si Jojo Onayal. Yan. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa itong balita, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Kayo din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV. Pati na po ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya, subscribe, like, and share. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Ebreo 10:36 na nagsasabi, sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.